Sa saliw ng nakaka-induct na musika, tila pinasayaw ang traffic light sa intersection na ito sa Valencia City, Bukidnon. Tila may party-party sa kalsada. Usap-usapan ngayon online ang video. May mga naaliw pero may mga nagsabing delikado ito. E ano nga ba nangyari at bakit nag-aladisco ang mga traffic lights? Komento tuloy ng ilan. Hindi kaya nahahack ang traffic signaling system nila? Okay, hindi pala sa mga contract ba kayo? Kinamagahan ang mga nangyari na ginawa nila. Base sa post ng contractor nitong July 28 pakinuna ng video, ginawa raw nilang testing ng traffic lights sa pagitan ng alas 12 at alauna na madaling araw. May mga nag-assist naman daw sa lugar para i-guide ang mga motorista at sabihan sila na may testing ng traffic lights na nangyayari. Ayon sa Traffic Engineering Center ng MMDA, pinakukutitap talaga ang traffic lights habang tinetesting. Sa kasaysayan ng MMDA, wala pa raw nangyaring hacking sa traffic signaling system nila. System-based. Ang communication namin is fiber optic, so hindi pa siya internet-based. Tatlo ang pangunahing batayan ng MMDA sa pag-signalize o paglalagay ng traffic signal sa isang intersection. Una ang rate of accident o dami ng mga aksidente. Pangalawa ang volume o ang dami ng mga sasakyan sa isang intersection. At pangatlo ang conflict o ang dami na magkakasalungat na direksyon sa isang intersection. Sa kasalukuyan, may 441 intersections sa buong Metro Manila at 200 ang itatayo pa. Isang intersection na ito sa mga pinakabalang intersection sa Maynila. May patawid, may paliko at may pakaliwa. At kung walang traffic light, eh di naloko na. Nakakonekta ang bawat isang traffic light sa mga controller box sa pwesto ng bawat isa sa mahigit 400 signalized intersection sa Metro Manila. At 24 oras na tumitimon para sa maayos at ligtas sa daloy ng trapiko. Can be monitored, controlled, and adjusted remotely through our fiber optic communication link from the field facilities to the communication to the command center. Kamakailan ay naagaw rin ang atensyon ng netizen sa piling stoplights na ito sa ilang lugar sa Metro Manila na may mga hugis ang tainga ni Mickey Mouse. Proyekto ito ng MMDA at Walt Disney Philippines. Layon daw nitong kahit papaano makapagpangitin ng mga tao. Sa Marikina naman, na shoe capital ng bansa, ang mga traffic light, nilagyan din ng disenyo. Ano pa nga ba, kundi mga sapatos para sa shoe capital of the Philippines. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Horas.